pa lang champion na si Makunouchi ay walang iba kundi ang dati niyang gymmate na si Hammer Now. Kaya lang sa pag-aarap nila ngayon ay parang hindi sila magkakilala. Ang tingin nila sa isa't isa ay mortal na magkalaban. Sa tingin ko mukhang mas lalong lumakas ngayon si Ibo kaysa nung dati. Isa lang ang ibig sabihin, mas focus siya sa laban niya ngayon. Ilalabas niya na kaya lahat sa simula pa lang. Binisip mo ba kung makakatama man lang siya dyan sa kalaban niya? Oo! Sandali na lang, malalaman na natin. Kaya buti pa, hintayin na lang natin mag-ring ang bell. Pupunta na sa kani-kanilang corner sa mga manlalaro! 9-1 ang ratio nila. Mukhang sigurado ng crowd na si Makunouchi ang mananalo sa labang to. Sana ganun lang kadaling isipin ng laban. Hindi sila nagkakalayo pagdating sa abilidad sa laban, kaya hindi pwedeng gamitin ng dance room. Sigurado ako natatamaan muna si Ipo ng maraming beses bago niya yun magamit. Kasama sila sa pagtitraining noon. Kaya kahit paano, alam na nila ang diskarte ng isa't isa. Dalawang taon na rin na nakalipas. Baka halos singgaling na sila sa pakikipaglaban ngayon. O kaya naman may isang napag-iwanan sa kanila. Depende na lang kung paano nila ginugol ang dalawang taon. At kung paano na nila napaunan ang sarili nilang laro sa boxing. Isa ba itong tadhanang reunion? Tadhanang bell! Ano ba talaga ang tadhana naghihintay sa kanila pagkatapos ang match na to? Matagal bago mag-init sa laban niya si Makunouchi. Kaya upakan muna bago pa siya makahabol sa face mo. Opo. Nakapag-warm up na ako kaya pwede na ako magsimula ng mga oras. Pag nag-ring ang bell at nagtama ang gloves namin, susuntok na ako. Sasamantali ko ng pagkakataon, Sir Ipo. Hindi dahil ikaw ang champion, puro depensa lang ang gagawin mo sa laban. Kailangan mo siyang tapusin kaagad. Opo. Yun talaga ang binabala ko. Ibibigay ko ang lahat. Ito ang sasagot ko kay Yamada na sumusunod sa mga yapak ko. Box! Simula na ang laban! Ito ang reunion matapos ang dalawat kalahating taon! Ano kayang mangyayari? Sumugod ka agad ang champion! Binilisan niya ang pagtama ng gloves at inumpakan agad sinaw! Napauro ang challenger mapunta sa rope! Napakabilis! Mukhang sa unang palang gusto ng pabagsangin ang champion ng challenger! Namiss na talaga si Hammer Now! Parang nagwawala na ang champion sa makikipaglaban sa challenger! Sidestep! Gumagawa ng paraan ng challenger para matakasan ang rope sa likod niya! Pero tinamaan siya ng straight! Napabagsak agad ang challenger! No! Knockdown sa first round! That's explosive streak! 30 seconds pa lang ang nauubos natin! Ipinakita na agad ang champion na si Makunouchi kung anong magagawa ng senior boxer! Huh? Nagulat ako sa ginawa niya! Hindi na natin siguro kailangan mag-alala kung makakatama siya o hindi. Ang lakas ng mga suntok na ibinibigay ni Ipo! Mukhang nagkapasa siya! Okay! Kung hindi yan magbabago, pasado na siya! Simula ngayon, pumapayag na ako na si Ipo ay maging underdog hunter! Pwede ba tumahimik ka na lang dyan, ha? Kala ko pa naman malaki yung sasabihin mo. Wala ko talagang kwento. One! Nagsimula na pala ang pagbibilang. Two! Makakatayo pa kaya ang challenger o matatapos ang itong laban? Tinititigan ang champion ang pababa ang challenger para ipakita kay Manny na Santas. Kaya pula nakitang bed niya si Makunouchi. Nakakatakot. Baka nainis siya dahil mukhang nagmamalaki yung palaban. Six! Sakit nun. Pero hindi nakakagulat. Tinanggap po siya sa pinakamalakas sa suntok niya. Bumagsak na ako na hindi ko man namamalayan. Samantala ako dapat na nasa opensa. Ito ba ang kaibahan ng spirit sa amin? Seven! Pero alam ko na yan. Napaghandaan ko na labang to. Nakatayo ang challenger at handa na ulit sa laban! Box! Hindi nagsaya ng oras ang champion at sumugod na naman! Hindi man lamang nakapaganda ang challenger! Tigitan mo siya! Mag-clinch ka! Dalihan mo! Nag-clinch! Gumagawa ng paraan ang challenger para makapagpahinga! Pero napaghiwalay sila ng champion! Kakaiba talaga ang pinapakita ng champion ngayon! Para wow na wow siya sa laban! Kakaiba talaga si Ipo sa labang ito! Nakakagulat! Ngayon ko lang nakitang ganyan si Ipo sa buong buhay ko! Now, siguradong tatamaan ka na naman niya, kaya takbo na! Itulak mo siya! Sumuntok ang challenger na nagpalayo sa champion! Sa lakas ang suntok na yun kahit sino matatakot! Punti na lang! Punti na siya tamaan! Nakapaganda na ulit ang champion! Napatigil ang challenger sa pag-atake! Alam ko na, kailangan ko na sumuntok kapag malapit siya. Kailangan ko lumaban! Mukhang agresibo na rin ang challenger! Hindi makasagot ang champion sa lakas ng mga suntok niya!
Katikit lang kami. Kapag sumuntok ako ng sumuntok, pwede ko siya tamaan. Huwag ka titigil! Sa dami ng binibitiwang suntok ng challenger, bakit hindi man lang gumaganti ang champion? Napakahusay umilag ng champion! Sa lapit ng kalaban, wala man lang tumatama! Pabilis! Mas pabilis ang ngayon kaya siya nakalipas ang 2 taon. Sa lapit namin, dapat tinatama ko na siya. Pero bakit di ko magawa? Napakalaki na pagkakaiba ng speed namin! Isang counter na kapagpatigil sa mabilis na atake na ating challenger! Ito na naman ang champion! Napakabilis ang champion! Kahit anas ang ganda challenger! Hindi na ito mapigilan! Ang galing! Alam ko na, mahusay talaga siya pero hindi inaasahan ang ganyan ang kaibahan nila. Parang galit na galit siya. Gusto niya talagang papagsabihin ka sa ating challenger! Para yata natatakot na ako sa kanya. Sige po ba talaga yung nakikipaglaban na yan? Ako, naiintindihan ko kung talagang gusto niya nang tapusin ang laban. Pero sana naman magpakita siya kahit konting awa kay Hammer Now. Siya lang ang masasabi ko. Si Ipo nga talaga yan. Pero pinapanood natin Ipo, nakakatakot. Pero mukha niya, nagpapahiwati ng isang taong desperado. Ibibigay ko ang lahat. Pero ang gusto ko, matapos na agad ang laban na to. Ray! Nanginginig na ang tuhod ng challenger! Papagsak na siya! Mukhang tatapusin na ng champion ang laban! Pero susunod ang challenger! Tinamaan ang champion! Hindi niya ininda ang suntok! Atake! Isa pa! Hindi! Ba't ganyan siya? Wala na talaga siyang awa. Ayoko na itong ginagawa ko. Kaya gusto ko nang tapusin ang laban. Gusto ko nang matapos ang laban! Go! Pagsa! Pangalawang knockdown! Sa neutral corner! Pumunta na ang champion sa neutral corner! Mukhang masama talaga ang tama ng challenger! Hindi mo lang niya ito nilingon! Hindi ito gumagalaw ang challenger! Kailangan pa kaya siyang bilangan? Knockout na kaya siya? Walang kaduda-duda. Tamaan ka ba naman ng ganung kalakas na suntok mula kay Ipo? Hindi ka na magkakamalay. Ba't nagkakaganito ako? Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin sa kamao ko. Sa tuwing tinatamaan ko si Yamada. Pero, tapos na ang laban. Hindi na siya makakatayo sa suntok na yon. Sana! Nakatayo pa ang challenger! Switch! Yamada! Imposible! Hindi pa tapos ang laban nila! Nakatayo pa siya bago matapos ang bilang! 7! Tuloy po ang bilang! May babalik pa kaya niyang kanyang fighting pose? Tapusin mo na, referee. Pakiusap, tapusin mo na. Ayoko na siyang tamaan. Hanggang sa mga oras na to, wala pa rin ako nagagawa. Tama na. Hindi maaari. Papayag na patapos to ng ganito! Box! Tuloy ang laban! Pag bumagsak siya ulit, pangatlong knockdown na yon! Automatic na tapos na ang match! Kaya hindi na dapat magkamali ang challenger! Samantalang ang champion, marami pang panahon para tapusin siya! Mag-iisang minuto na lang! Kailangan ko nang tapusin to! Isang knockdown na lang, tapos ang laban! Tapos ka na! Tumakbo ang champion mula sa neutral corner! Sige na ko lang, G! Tapusin mo sa first row! Isang pasikat naman dyan! Ito ang unang pagkakataon na nakaharap kita sa ring idol. Kaya hindi ito matatapos basta-basta. Hindi ako papayag! Ang pigamusta yun ah! Pinikpita ng challenger ang guard niya. Tuloy pa rin ang champion sa pag-atake. Hindi siya tumitigil. Matatapos na kaya niya ang match na ko? Matatapos ang laban na ito kapag bumuha ang guard niya. Matalino na rin talaga yung bata natin, hindi ba? Tatapusin niya na ngayon yung laban. Bugok pa rin siya. Masyado niya minamadaling tapusin ang laban. Sa dami ng suntok na binibitawan niya, sa braso lang nagagaling ang lakas. Kahit yung nakapagpabagsak kinaw kanina, galing lang ang lakas sa pag-ikot ng braso niya at sa kanyang upper body. Naiintindihan ko na. Kung ginamit Ipo ang lakas ng buong katawan niya, tapos na ang labang yan. Masyado siya nagmamadali. Pero magaling ang pinapakita niya sa pakikipaglaban. Kung ikuumpa rin yan sa ginagawa ni Tsukamichi, sigurado ko na mapapaliwala yan. Yan ang Operation Turtle!
Ang pagkikit ng guard at paghintay ng panahon ng kasabubukas ang guard ng kalaban, yun ang madalas na ginagawa ni Ipo kapag nakikipaglaban habang nakadikit sa ropa likod niya. Tama. Matapos itong gawin ni Ipo, nakakabawi siya sa kalaban. Nakakabilib. Magandang plano yun. Sobrang pinasiti ko siya masundan. Sigurado ito na ang katapusan ko. Wala na akong magagawa. Susubukan ko na lang ang pinakamalakas kong suntok! Sumuntok sa katawan ng Challenger! Pero nakita niya ang champion at nasanggan niya ito! Naku po! Umaangat ang paan ng champion sa lakas ng suntok! Ano nangyari? Umangat yung paan ng champion! Hindi yung suntok ng featherweight. Mas mataas na klasang lakas ng suntok na yun! Nasanggaan niya yun? Habang iniiwasan niya ibang suntok? Alam ko na! Kung kalmado ako ng konti, kahit gaano kabilis kumilos ang ulo niya, hindi ko magalaw ang katawan niya. Tama. Body shot! Isang bodybuilder challenger, tumama! Dalawa, tatlo! Nag-counter-attack siya at naramdaman niya ng champion! Ito rin, tinatamaan ko siya. Kaya mo to! Hindi ako susuko, nalaban ako! Maganda ng laban! Isusugan na ba ng Challenger ang lahat? 30 seconds na lang! Kaya pa ba ng Challenger? Mananalo ba siya? Pareho na tumatama ang suntok nila! Wala ng 20 seconds! Tumatama ng isiripo ang mga suntok ko! So, uppercut! Tinamaan siya! Nabagsak kaya siya? Di akong babagsak! Kaya ko na siya tamaan! Konti na lang! Magta ka! Magsisimula pa na ang laban! Bakit? Bakit niya pinatitigil? Nag-bell na! Hindi niya narinig! Oho? Natapos lang first round ng laban. Bumalik na kayo sa corner ninyo. Mukhang hindi magandang pangitain ito. Hindi ang champion ang nainis sa pagkakatigil ng laban dahil sa bell, kundi ang challenger! Yamada. Umaganda ng laban. Magta ka sa susunod na round. Muntik nang maging final round ang first round ng match dahil dalawang beses na pabagsak ang challenger. Sa score na 10-7, ang senior na si Makunouchi ang lead. Ano kayang mangyayari sa susunod na 3 minutes sa laban ng dating gymmates? Kaya naman natamaan ko na siya. Ngayon pala ako nagsisimula eh. Humilahon ka. Coach, nakita mo ba yung kanina? Muntik na pumasok yung suntok ko kay Sir Ipo. Oo, nakita ko. Maganda yung naisip mong katawan niya ang puntirya yan. Mahusay din ang body blows mo. Malakas at effective. Kaya mapapakinabangan mo yan. Pag tinamaan mo siya ng tinamaan, mananalo ka. Sige, Coach. Katawan naman niya ngayon na pupuntiryahin ko. Doon naman ako magkoconcentrate. At pagkatapos nun... Huh? At pagkatapos nun... Naisip mo na rin. Medyo matagal bago umepekto ang body blows. Naisip mo na rin ba kung ilang body blows lang ang maibibigay mo sa kanya bago kanya tamaan? Paano kung mapuruhan ka niya? Napakalakas ng mga suntok ni Makunouchi. Oh, pero karamihan sa suntok ko hindi tumatama. Masyado siya mabilis kumalaw. Hindi ko siya maabutan. Ano nang gagawin ko ngayon? Ayoko matapos ka agad ng lamang ito. Wala pa ako napapatunayan na kahit ano sa kanya. Huwag kang susuko kagad. Magagamit mo pa ang body blow. Kaya mo yan. Huh? Ngayon na lang. Gamitin mo ang solar plexus blow. Oh. Alam mo bang dahilan kung bakit hindi mo sa matalo-talo? Masyado ako maraming pinakakawalang suntok at sa dami ng suntok na yon, nakikipagsabayan na siya sa akin. At alam mo rin ba kung anong dahilan kung bakit hindi mo mapigil ang sumuntok? Iniisip ko kasi na matatapatan niya ako. Pero pagkatapos ng dalawang knockdown, ang buong akala ko, matatalo ko na siya sa round na yun. Sa tingin ko, kailangan ko na rin ituro sa'yo kung paano maging isang pro. Kung paano maging isang pro? Gawin mo ang trabaho mo. Ibigay mo ang inaasahan ng audience. At higit sa lahat, ibigay mo ng buong buo ang puso mo sa laban. Kung hindi mo magagawa ang tatlong yun, hindi mo matatawag ang sarili mo na professional boxer.
Kung kontento ka na dyan, hayaan mo na lang na tawagin kang champion. Pagpunta mo ron, itatakbo yung sa utak mo. Apo! Simula na ang second round! Kaya mo yan, Makunochi! Huwag mo na patagalin! Tapusin mo na sa kayong round! Magtatagumpay kaya dito ang champion? Hindi yun ang inaabangan ng mga audience, kundi paano niya ito tatapusin? Parang nananalamin ang boxers natin. Pareho silang gumagamit ang peekaboo. Ang inaasahan kaya ng lahat ng mangyayari o mabibigo sila sa magiging resulta? Sabay silang subugod. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Pagkatapot ang mga pinti nila, senyalis ito na walang gustong umurong. Lato! Nasanggan ang champion! Kanan naman! Nasanggatin! Alam nila pa! Kitang-kita ng champion ang mga sudlo! Matapos ang nangyari sa huling bahagi ng first round, inaasahan na ni Ipo ang mga body blow. Alam niya na susunod na mangyayari. Nanginig at loon ang challenge sa suntok ng champion! Pilit-pilit pa rin ang challenge ang body blow! Pero hindi niya nakakalusot sa champion! Kasalanan. Mukhang mali ay binigay kong payo sa kanya. Ang solar plexus. Ang pagsuntok sa sikmura ng kalaban para mapatigil ang paghinga niya. Kung malulusutan niya ang bilis ni Makunochi, sigurado magagawa niya yon. Pero sa tindi ng kanya, kahit anong gawin ni Nang, imposible na siya makapasok. Dahil sa sinabi ko, kinatatagal ko lang ang paghihirap ni Nang. Kahit anong gawin niya, hindi siya makatama kay Ipo. Kanina niya pag ginagamit ang body blows niya, kabisado na siya ni Ipo. Wala siyang tigil sa pag-atake, pero wala pa rin nangyayari. Kumanti ang champion ang siguradong suntok. Amo, ano pa ginagawa mo? Kung paulit-ulit mo yung gagawin, hindi ka tatama. Pwede ba mag-isip ka naman na iba? Nakuha ko na ang timing at angle ng swing niya. Kaya ko na siyang tamaan pagbalik ng kamao niya. At yung body blows na iiwasan na niya ngayon. Pagkakatao ko na sana, pero napag-aralan niya na kagad yun. Pero sir, napag-isipan mo na ba kung paano nakarating dito ang underdog na katulad ko? Ayos! Pagbawi niya ng suntok na to, papasok ako at pababagsakin ko na siya! May paraan kung paano ang underdog na katulad ko ay mananalo sa champion na kagaya mo! Exposed na siya! Pagkakataw ko na! Body blow na naman! Nakatama ang challenger! Anong body blow na to? Hindi ako makahinga! Tinamaan siya! Ang solar plexus blow! Pinanaw! Nagpatuloy ang challenger! Eh, sandali, hindi ba pandaraya yung ginawa niyang yun? Take yung hindi pagtama ng suntok! At ginamit niya yung kamay na yun para ma-open ang guard ni Ipo. Kailangan ko matutunan gawin ng lahat. Para makarating ako sa tuktok. Tatawarin mo sana ako. Pero sasapantalin ko na to! Sir Ipo! Ang challenger naman ang umatake para mawian ang champion! Nawali niya ako. Kailangan ko na rin ituro sa'yo kung paano mag-isang pro. Ibigay mo ng buong buwang puso mo sa laban. Ibinuos nito ni Yamada ang sarili niya. Nangigit pa sa ginawa ko. Kaya siya ang matatawag. Na pro boxer! Nakalusot ang body blow ng challenger! Ngayon sa ulo naman! Umurong na ang champion! Ito ang unang pagkakataon na umuro ang champion sa lapang ito! Sige! Lapang! 1-2! Tumama ang champion! Pero sumugod ang challenger! Ginagamit niya ang laki ng katawan niya para itulak ang champion! At sunod-sunod na atake na naman sa katawan! Itinaas ang champion ng guard! Malaki ang swing! Iwas! Napakabilis ang suntok na yun! Pero naiwasan ang champion! Huli na naman! Tinamaan na naman siya ng body blow! Kitang-kita ang iwas sa likod ng champion! Hindi nakagalaw ang champion dahil sa suntok na to! Patuloy pa rin sa pag-atake ang challenger! Hindi ito maaari! Inulit na naman niya! Referee! Ginagamit niya yung kamay para ipanghawi! Kabisadong-kabisado niya kung paano gagawin yun kaya hindi siya mahuli ng referee. Pantaraya! Kung wala sila ibibigay na warning, ibig sabihin walang foul. At kung hindi pa ititigil ang laban ng dalawang manlalaro, ibig sabihin walang problema. Napag-aralan niyang mabuti kung paano gagawin niya. Pero against the rules yan! Hinahawi niya ang guard ni Ipo. Dapat puro kamao lang ang gagamitin!
Pero wala kang naririnig na tumatawag ng foul. Inimbento ni Hammer na one technique na yan para manatili sa atin, di basta matalo sa loob ng ring. Gagawin ang lahat para manalo. Yan ang tinatawag na tunay na professional. Kung ako ang coach niya, hindi ko siya patitigilin. Napakatalas ni Hammer now at napakapurol naman ang bata natin. At ngayon, ang champion naman ang naiipit sa corner. Mukha yatang na-corner na ng baguhan na senior niya. Sir...